Can you imagine, guys, kung ano ang pakiramdam ng natakbo ng halos kasing bilis ng liwanag? Parang ang hirap i-explain ang bagay na yan. Pero sa madaling salita, guys, sobrang bilis nito. Paniguradong tsak na makakadama ka ng kaba kapag ganito kabilis ang isang sasakyan mong sinasakyan. Kaya nga dito sa video na to, guys, is pag-uusapan natin ang isa na naman na napakahalimaw na motorcycle. Bukod sa napakahalimaw nito at ang kanyang power output nito, is samahan mo pa sa napaka-unique at napaka-angas na looks. Ngayon ang tanong, anong motor ito? Ano ang kanyang pangalan? At gaano kalagas ito? Yan ang ating pag-uusapan sa episode natin na ito. Pero bago yan, baka pwede naman na pa-subscribe ng aking YouTube channel. I-click mo na din ang notification bell para ma-update kayo sa mga susunod na i-upload ko. Guys, pinasisigla ko nga rin pala kayo na i-like ang aking Facebook page. Nasa description ang link. Kaya tara, guys, at samahan nyo ako na pag-usapan ang motorcycle na ito. Siyempre, guys, dito sa video na ito is magpapakilala na naman ako sa inyo ng isa na namang super sports bike na isa na namang na upgraded at malakas na motorcycle. At sa video na ito, guys, is pag-uusapan natin si Lightning LS218. This super sports bike is an electric motorcycle. Yes po, isa na naman pong electric motorcycle ang ating pag-uusapan. Siyempre, para sa nakararami at iniisip ng ilan na kapag electric motorcycle is tahimik lang ang mga motor na ito. Pero para sa akin is okay na din naman sa kanyang tunog. Pansinin nyo ang kanyang sound check, guys. Ito yung kanyang sound check. Sa kanyang physical appearance at sa kanyang looks, guys, makikita na parang same siya sa new model na 2020 Yamaha R6, lalo na sa kanyang singkit na DRL. Ang Lightning LS218, guys, ay siya lang naman ang humahawak sa record na pinakamabilis na electric motorcycle sa buong mundo dahil sa meron siyang 219 miles per hour or 350 kilometer per hour. At kung titingnan ang horsepower ng Lightning LS218, ito nga ay mayroong maximum power na 200 HP, halos katumbas ng Yamaha R1 na mayroong 200 HP din. Pero kung titignan, mas mataas at mas malakas ang kanyang peak torque kumpara kay Yamaha R1. Mas malakas sa arangkada at sa duluhan si Lightning LS218. Sa presyo niya, guys, meron siyang presyo na $38,888 kung i-convert nga natin siya sa Philippine money. Papalo ito sa halagang 1.9 million o saradong 2 million. Mahal, yes. Mahal talaga dahil sa napaka-powerful ng motorcycle na ito. Yung mga motorcycle na premium kung tawagin ng iba. Siyempre sa electric motorcycle na ito, si Lightning LS218 talaga ay pinag-isipan mabuti. Kaya naging ganito ka-powerful ang motor na ito. Ang CEO ng Lightning Motorcycle ay si Richard Hartfield. At ayon nga sa kanya, nagsimula ang build ng ganitong klaseng sports bike noong 2006 at sinagawa nila ito ng almost 8 years at nagsimula itong kumarera noong 2010. At noong 2009, siya nga ang nakakuha ng pinaka mabilis na record na top speed ng electric motorcycle category. Sa electric motorcycle nga na ito, guys, ang Lightning LS218 is talagang pinuno ng mga panibagong technology and ang Lightning LS218 is nakikipag-compete sa iba't ibang competition na nasa electric motorcycle category. Talagang sobrang kakaiba ang super sports bike na ito. Bukod sa electric motorcycle siya,
is yung kanyang physical appearance na talagang sumasabay sa mga new sports bike na nakikita natin, and syempre sa kanyang power output na sobrang lakas. Dagdagan mo pa sa kanyang mga suspension, guys, no, sa kanyang front suspension, siya nga ay raised Turk fork upgrade option, Ohlins FGRT inverted fork. At ang kanyang suspension sa unahan, guys, is naka-fully adjustable spring preload compression and rebound damping. Pagdating naman sa kanyang rear suspension, ito nga ay nakabilit aluminum swing arm with cleaner, Ohlins TTX 36 shock and linkage system. At ang kanyang suspension sa likuran is naka-adjustable for preload, ride height, high and low speed compression and rebound. Kaya maaasahan natin, guys, na ang kanyang mga suspension sa harap at likuran ay talagang maaasahan nating maganda ang play nito. Kasi nga, isa rin nga itong track weapon, kumbaga. Kaya asahan natin na ang suspension nito ay maganda. So, kamusta naman sa kanyang braking system, guys? Sa kanyang braking, no, meron nga siyang dual Brembo 320mm disc Brembo radial mount pouch 4 piston calipers, 2 Brembo T-drive 320mm pulley floating rotors, at meron din siyang 2 Brembo GPR RX CNC radial calipers. Pagdating naman, guys, sa kanyang seat height, syempre asahan natin na medyo may kataasan to dahil nga sa isa siyang sports bike. Kaya ang kanyang seat height, guys, is meron nga 32 inches. Sukat ng mga gulong, guys, sa unahan nga ay meron siyang sukat na 120x70x17, at sa kanyang namang likuran ay merong 190x55x17. Ang kanyang namang transmission, guys, is wala po, no. Kung matatandaan nyo yung aking previous vlog, may kinalaman sa Super Next ng Kimco, siya nga ay may 6-speed gearbox. Pero dito nga kay Lightning LSU218 is wala po siyang transmission. Kumbaga, parang direct na agad. Talagang electric motorcycle talaga ang kanyang features. Kung tatanungin nyo naman, guys, ang kanyang battery pack, no, papakita ko na lamang po sa ating screen ang kanyang battery pack. So, ito po yung mga options. Kaya sa panahon talaga natin sa ngayon, guys, talagang makikita natin na pa-upgrade na pa-upgrade ang mga technology. At ganun din sa motorcycle industry, makikita rin natin ang pag-unlad nito. Kaya tulad ng motorcycle na ating napag-usapan, kita natin ang pag-usbong ng bawat mga manufacturer sa kanilang mga motorsiklo na inilalabas at ipinapakita sa publiko. Kayo, guys, ano ang masasabi nyo sa motorcycle na ito? Paki-comment naman ang inyong reaksyon. Maraming salamat po. Bago matapos ang video na to, guys, baka pwede naman na pahingi ng isang like mula sa inyo. Maraming salamat po. Sa tingin ko, guys, is dito ko na lamang po tatapusin ang ating vlog. I hope na nag-enjoy kayo sa aking hinandang video para sa inyo. Pinasisigla ko rin kayo, guys, na isubscribe ang aking YouTube channel. I-click mo na din ang notification bell para ma-update kayo sa mga susunod na i-upload ko. Maraming salamat po. So dito ko na lamang po tatapusin. Ichiboy. Thank you!